Hi guys! Welcome back to my channel. Ako po yung nagbabalik muli sa inyong paningin. As you can see sa aking profile is nagpalit na ng name ang aking profile dahil nag-asawa na po ako. Nag-exit na rin po ako sa Saudi Arabia. Nandito na ako sa Pilipinas no February 28. So, 20 February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. So, 9 months na po ako dito malagi sa Pilipinas at hindi na po ako babalik sa sa Saudi kasi nga ayaw na ng asawa ko na bumalik ako doon. Gusto niya ay dito lang ako as in housewife. So, ang ginawa ko dahil naboboring ako, kaya nagtinda-tinda ako ng sari-sari store. Ayan. So, ayan. Binigyan niya ako ng puhunan tsaka yung ibang naipon is talagang ginamit ko po siya dito sa aking sari-sari store para may pinagkakakitaan pa rin ako. Iba pa yung pinapadala niya po sa akin tsaka yung pinangmabayad din na renta tsaka budget po namin. So ayan, ang video ko po ngayon is yun nga dahil hindi pa gumagaling ang aking sis, endometriosis, ay may sinubok ulit ako na herbal. Ito yung healing galing. Nandiyan na kayo at medyo blur po siya. Ayan, healing galing po siya. Calcitab. Meron pa tong serpentina tsaka yung mga tablets na yung vitamins. Vitamin B1, B6, and B12. Tsaka yung serpentina and yung stop po yung aking video. So yun nga, hindi na ako bumili ng mga iba. Yung serpentina, yung vitamin, tsaka yung tea. Ito na lang. Yun, nakatatlo na po ako. Meron pang apat sa taas. Kasi nga, hindi na ako bumili nun kasi ito na lang kasi hindi naman na gaanong kalaki at medyo lumiit na kaya tinry ko ulit to. Hindi na ako nagtry nung ng herbal na C24/7. So yun, dalawang linggo na rin akong umiinom nito. So, 1 month ako magiinom nito tapos pagkatapos nun is papa-check up na po ako sa doktor kung anong size na ba, kung effective na ba talaga ito. So yun, marami ding mga bawal as in ito sinulat po sa akin yung mga bawal. So yun, ayan, binigay po sa akin yung mga bawal. So yun nga guys, esensya na at putol-putol po ang aking video kasi naubusan ng storage at kailangan ko pang mag-delete. So yun na itong mga bawal po guys, ito yung mga yung ice, beverage, yung masyadong mayelo, maasim, mga vinegar, buko, ginataan, soya, taho, tokwa, yakult, cottage cheese, yung mga cheese, yung mga mabubuto na seeds, na prutas at vegetable, nuts and beans, mangga, pinya, mangga. Muntik na akong bumili ng mangga. Ito na lang, hindi pa ako bumili. So, bawal din pala yan. Yung frequent feeding, na yun, hindi ko po alam yun. Washing of genitalia after coitus. Ano yun? So, ayun. Tsaka yung not for cancer prevention aboy. So, ito din yung mga bawal pa din. Pride. Sinerka lang po yan. Ito parang parehas din to eh.
yung mga animal skin, mga balat ng mga manok, mga taba-taba, bawal din yun, pats, oily foods, chicharon, salty food, bagoong, patis, toyo, shellfish, ice beverage, negative thoughts, mga negative thoughts, yung mga napapa-stress tayo. So yun, pati ito, fried, grills, crispy, crunchy, pati yung mga crunchy na mga tinapay, like yung mga crackles, ginger, seafoods, dried foods, chili, spices, so bawal yung mga spices, mga maahanghang, sweets, chocolates, bagoong, patis, toyo, ayan, nabanggit na rin, preserved food, yung mga ganyan, mga sakan, tsaka mga noodles, bawal yung mga bagay na po yan. So, ayan, yung dehydrating, ang pwede mo lang, lutuin, kung maluto, is nilaga, tinola, steam or boil lang po siya. Hindi igigisa, tanglad, sayote. Yun lang yung pang mga yung tanglad, sayote lang ang pwede mong ilagay dun sa tinola. Mga kambing, kabayo, kalabaw, itik, husa, kalabati, purong laman ang tanggalin. Yung pwede mong kainin yung mga karni nyo, pero yung mga laman at balat ay hindi pwede, tsaka yung taba. Yung isda naman, tulingan, tambako, salmon, tuna, tanglad ang laman ng loob. So, hindi ako masyadong bumibili ng isda kasi ang hirap magluto ng walang lasa, hindi siya masarap. Kaya ang lama dalas kong kainis is nilaga, puro nilagang tinola, tsaka yung baboy, yung tsaka asin, wala talagang panlasa, yung asin lang talaga. So mababanggit ko din yung mamaya. So isda, vegetable, madahon na gulay, labanos, carrots, sayote, patatas, yung fruits, ito yung mga pwede natin kainin, singkamas, peras, apple, yung red lang, hindi pwede yung green kasi maasin yun. Black or red grapes din po, hindi pwede rin yung green. Sa merienda naman, malambot na tinapay, so miswa, sopas, panghon, lugaw, hindi igigisa. So sinubol ko yun, guys, and okay naman siya. Talagang tiis-tiis lang. Yung kamuti, ubi, mais, patatas. Ito yung mga merienda ko. Yung madalasan. Yung saging, tsaka kamuti, mais. Yung pampalasa naman is asin lang po talaga. Rock salt, seaweed salt, sibuyas, bawang, tanglad. Yun lang talaga ang pampalasa. Wala nang iba. Walang mantika. Ayun, guys. Yun lang naman. Kaya, ayun, guys, iinom na ako. Pag-inom na pala dito, guys, is 10 sa umaga, 10 sa gabi. Sa tanghali at sa gabi. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Count natin ulit. Magkamali. 2, 4, 6, 8, 10. So, yan. So, samahan niyo po ako na sa journey ko sa pag-inom ng Herbar na Healing Galing. 1 month. So, nakawa 2 weeks na ako, kaya 2 weeks ulit. So, ang isa pala nito, guys, is 570. So, yan. Parang naka 6,000 na rin po ako. Meron pang 4 dun sa taas.
So, meron pang steam na sinabi ko dito. Hindi na rin ako bumili ng healing galing kasi may binili din ako. Ano? Biton herbal oil. Yan, puro herbal talaga ta ang ginagamit ko para sa akin sakit. Ayoko ng synthetic kasi ayaw din ng asawa ko. Tsaka may side effect na yung mga synthetic. So, ayun. Ito yung ginagamit ko pang hilot. Actually, nakalimutan ko ang mga hilot. Tsaka yung may oil din ako. Ano. Ang mahal kasi ng oil nila, guys. Yung ganitong bote is umabot ng 500 na. Kaya, ito na lang yung ginagamit ko. So, ayun po. Thank you for watching. Naway may samahan niyo po ako. At kung epekto ba ay pwede niyo po maisasagit ko talaga ito kung epekto. Sa ngayon, ako muna susubok ko effective ba talaga ang herbal na healing galing calcutta. Bye guys! Please subscribe and click the notification so you can watch me all the videos that I upload again. Bye guys!